So yun na, magandang araw naman sa inyo lahat mga ka-techno. May gagawin na naman tayo isang sharp na 24 inches pala. Yan na, yung model niya ay LC-24LA155M. So saksak natin. Bali yung problema nito ay ito siya. Harap natin yung unit. So pagkasaksak mo, kulay green agad siya. Ayun o. Kulay green agad siya. Tapos labas yung kanyang raster. Ayan. So yung reklamo ng may-ari nito, sabi niya, hindi siya mapapower off kasi kung ipapower off mo siya, babalik siya ng pagka-power on. Tapos, kailangan mo pa siyang i-auto-program para may makuha kayong pick-up dun sa antena. Then, kinabukasan naman, balik naman siya ng pagka-channel. Wala na naman tayo makukuhang, wala na naman makukuhang or mapipick up na signal. So sabi niya, try daw ng na-hard reset pero ayaw talaga. So sa mga ganitong unit kasi, sa mga experience natin, marami na tayong mga na-encounter na ganito. Kahit anong gawin mong hard reset dun sa kanyang button sa may likod. Ayan, may button siya sa may likod. And meron tong combination sa kanyang likuran eh. Para ma-hard reset or mapalabas yung factory settings niya, tapos dun mo siya i-reset, no? Pero sa mga ganitong model ng Sharp, hindi mo siya ma-hard reset, no? Kailangan talaga gamitan mo siya ng fresh bin files kung po pwede. So, ayan. Pinutin natin yung ano. Off muna natin sa may likod. Ito yung power niya. Ayan na sa may likod niya. Off natin na. Power up ko siya. Ayan, patay siya. Pero balik siya ng kulay green. At magbabalik siya ng aandar siya ulit. Ayan o. Gagana siya ulit. Kahit na pinapower up mo siya. So, ito yung problema ng may-ari, no? Hindi na nakuha sa hard reset. So, yung gagawin natin ito, try natin ito na pasukan ng fresh bin files or yung program talaga ng ganitong model, no? Ng Sharp. So, try lang natin. Baka gumana dun sa ating fresh bin files na ay install, eh. So, buksan ko muna, no? So, ayan na, nabuksan na natin. Ito yung power supply board. Tapos, ito naman yung kanyang main board. So, gagawin natin ito. Tatanggalin natin itong kanyang main board. Tapos, tatanggalin din natin itong kanyang memory. Yung memory nito ay nasa likod, no? Sa likod ng ating main board. So, tatanggalin ko muna. Wait, buhusan mo natin ang contact cleaner para lumambot yung kanyang socket. Pag ganito kasi, matagal nang hindi nabuksan, titigas yung kanyang mga socket, no? Yung LVDS. Kapag mayroong contact cleaner, lalambot siya. Wait. Ayun. Kalas. So, tanggalin lang muna natin yung tornilyo nito. Yun, makikita natin yung kanyang memory dun sa likod ng ating mainboard. Marami na kasi kayo tayong mga na-experience ng ganitong problema. Hindi ko talaga siya nakuha sa hard reset. Kinakailangan talaga ng fresh bin files, no? Tapos, maganda nito, yung programmer lang pala na meron tayo is yung CH341, no? Wala tayong RT8. Maganda sana yung RT8. Kasi kapag meron kang RT8, asan yung memory nito? Ito. Ito yung memory. Dito mo lang ilalagay yung RT8, oh. Dito mo lang kakabit yung kanyang parang connector, no? Tapos diretso na ng RT8 programmer, diretso ng laptop. So yung meron tayo is yung CH341. Wala tayong budget para dun sa RT8, no? So kailangan natin tanggalin tong kanyang memory tapos ikabit natin dun sa ating programmer sa kanyang kit. So gawin natin, tatanggalin lang muna natin tong kanyang memory. Yan yung kanyang memory, oh. WinBAN. Yung nakalagay, WinBAN. Hindi na mabasa, no? Ayan, basta makikita natin yan mamaya, no? So, tatanggalin lang muna natin to, tapos ready natin yung ating programmer. So, ito na, no? Continue na tayo. Bali, nakuha natin yung memory natin dito. Ayan, no? Kinuha natin siya. Tapos, naikabit na rin natin sa ating kit na programmer na CH341. Ayan. So, nakakabit na siya sa may laptop natin. Then, dito. Ito na yung program natin, ayan, no? Sa may laptop natin. So, i-open na natin yan. So, antayin natin na mag-open siya.
Ayun. Tapos, ayun, no? Yung number ng ating, ito yung power, ano, na, number ng ating memory. When ban siya, 25Q64B5. Ayan, tingnan natin dito. Ano pa mga iba pangalan? So, i-detect lang muna natin. Detect. Ayan, no? Ito yung number, yung name. Number ng ating memory, when ban W25Q64B. Ayan. So, na-detect na siya. So, yung gawin natin, i-read natin yung memory natin, no? Ayan. Read natin. So, ayan. Pag nag-read yan, big sabihin na, pag umilaw yung lights dito sa may, ano, kabilang side, big sabihin niya na working or nagre-read na yung ating tawag doon, programmer. Ayan. So, antayin lang natin na mabot siya ng 100%. Tapos, biverify natin. Then, erase natin yung old memory nito ng ating memory. Tapos, lagyan natin na, install natin yung bago, yung fresh bin files na dito sa may laptop natin nakasave, no? So, antayin lang natin dyan. So, ganun lang. Matapos natin itong mabot siya ng 100%, syempre, verify natin tapos mag-okay yung chip niya. So, ayun. Erase natin. Kapag nag-erase na natin, zero na yung, ano, clear na yung memory nito, i-read natin kung sigurado bang wala nang memory or na totally delete na natin yung old memory nito. Tsaka natin, ipapasok yung ating fresh bin files, yung bagong bagong files. So ito yung naka 100% na siya. So ito yung loob niya sa kanyang memory. So i-verify natin 'yan, verify. Waitin natin na umabot siya ng 100% tapos bago natin i-delete or i-erase. So nung ma-erase na natin, so yun nga yung sequence, no? Read natin ulit. Tapos, kapag nag-clear na to, wala tayong makitang sulat nito, 00 na yan lahat. Sabig sabihin na, clear na yung memory. Saka natin, ipapasok yung bagong files, then i-read natin ulit, then verify, then saka pull out ng ating programmer, ng ating CH341. So, yun lang yung sequence, no? So, medyo matagal pa siya, so ipapost lang natin yung video natin. Yeah, well. So, yun na, nag-okay na siya, no? Matapos natin mag-verify. Sari kay Chicks Jones. So, okay natin. Then, ito, erase. Ayan na, erase natin. Chip erasing completed. Please check it is, check is empty. Okay. Then, ayun. May makikita pa tayong old files niya. So, i-read natin ulit yan. Dapat yan mag-zero or mag-clear yung memory. Wala na tayong makikita ang sulat-sulat dito, no? So, i-read lang muna natin. Ayun, naka-read na yung nagre-read na yung ating memory, yung ating circuit. So, yun. Tayin lang muna natin 100% yan. So, pupost muna natin yung ating video, no? Yun, nag-100% na siya. So, mapansin natin ito, yun, no? Clear na siya. Clear na yung memory natin. Saka natin to ipapasok yung fresh bin files. So, i-verify lang muna natin, no, para sigurado yung ating gagawin. So, i-verify lang muna natin kung sigurado, para masigurado na clear na yung memory. Medyo mahaba din yung proseso na to. Kasi kung meron kang dun sa proseso na gagawin natin, magkakaproblema yung yung memory. So, like, may experience ako nito, no? Nung una, nagmamadali kasi ako. Hindi pala nakatugma yung sequence. So, kailangan mo natin. Yan. So, matapos yan, mag 100%, siyempre, open natin yung programmer natin, tapos hanapin natin yung files dun sa may, kung ano yung model nito. So, wait lang at tulin lang muna natin yung video kasi medyo mahaba. Verify na natin, no? Ayan. So, nag 100% to siya. So, papasokin natin ngayon tong ayun. Open natin yung mga files natin. So, ito siya. Yun, no? Hanapin lang muna natin yung LC
24155M. Ayun, oh. Ito siya. So, ito yung okay na files natin. So, meron tayong mga nilagay nito. May na-safety tayo na mga not sure bin. Ayun, yung mga NS na yan. Yun yung hindi sure na memory, no, na kinukuha natin sa mga memory ng TV. So, ito siya LC-24LE 155M. So, ito pala. Meron pala ang LC-24LE na 175, no? So, i-open natin to. Ayan. Ito yung program niya. Tapos yan, ipaprogram natin yan. Program. Yun. So, nakaprogram na siya. Yun, know, counting na siya. Ayan. So, yun, umilaw na rin yung kabilang ilaw, no? So, ibig sabihin niya, na-running na yung system natin. Antayin lang muna natin to. Magkatapos nito, yung sequence nito, pagkatapos niyan, mag 100% siya. I-re-read natin ulit, tapos verify, then saka natin ni-pull out yung ating kit. So, yun lang. Tapos, testing na tayo. Balik natin yung memory dito sa my board natin. So, testing na. Yun lang. So, yun. Continue tayo, no? Yun, oh. Naikabit natin balik yung na-program natin na memory niya. Ayan siya. Kinabit na rin natin, no? So, balik lang muna natin. Testing natin to. Kung mapapagana ba natin yung unit natin. So, balik lang muna natin ang kanya mga screw. Ayan. So, mahirap kasi isang kamay lang yung gamit natin, no? Ayan. So, balik lang muna natin yung kanyang screw para sigurado. Baka malaglag pa gano eh. Inaangat natin, no? Ayan. So, saksak. Ano ba? Trap ba? Saksak natin. Yun, nag-standby na siya, oh. Pansin nyo. Diba, nag-standby na siya. So, pindutin natin yung power. Yung power dito. Yun, kulay green. Tapos, angat natin. Angat natin. Kung nalabas ba yung picture. Ayun, nakapag-display siya. Yun, oh. So, pindutin natin. Papatayin natin, oh. Ayun, oh. Pansin nyo. Sana yun. Ayun. Ito. Yun, oh. Kulay green. So, papindutin ko yung power, ha. Kapag nag-standby to, so yun. Ayos na yung unit natin. So, papindutin ko. Ayun. Ayun, oh. Nag-standby na siya. So, antayin natin ng konti. Baka bumalik na, bumalik siya ng papapower on, eh. Ayun, oh. Diba, hindi na siya bumalik. Hindi na siya biglang aandar ulit. Matapos mong pa-power off, no? Ayun, oh. So, power on natin. Pindutin ko yung power niya. Ayun, oh. Kulay green siya ulit. So, antayin natin lumabas yung display. Ayun. Goods na, goods na. So, sabi ko sa video natin kanina, yung mga ganitong model ng Sharp, hindi mo siya talagang makuha dun sa pag-hard reset, no? Kailangan talaga niya yung fresh bin files, yung bagong files dun sa kanyang memory para mag-normal ulit yung kanyang system, yung kanyang working procedure. Ayun. So, pindutin natin yung input niya. Kasi hindi nito malilipat, eh. Lagi lang siya nasa channel 1. Ayun. Input. Ayun, oh. Nalilipat na natin. Yun. Channel nga. Channel. Wait. Yun. Balik sa channel 1. So, pindutin ko yung channel pa isa. Kung hindi na ba ito magluloko. So, channel 2. Channel 3. Channel 4. Channel 5. So, yun. Goods na yung unit natin. So, nakuha dun sa pag-program ng bagong files, no? Ayan. Goods na siya. So, hanggang dito lang yung video natin, no? At sana kahit paano may nakuha kayong ideas. Tingin naman kayong mga katek. May God be with us always. And this is your service, Ryan Cruzetech. See you soon.